Magandang araw mga kabady. Dito tayo ngayon sa pier sa North Harbor. Gusto ko lang i-share sa inyo ang Hino Profia Software Dolphin na wingband. Ito po yung ginagamit ko ngayon mga kabady. Habang ginagawa yung software grid natin, pansamantala ito muna siya. Hino Profia Software Dolphin. Acquired dito sa atin 2016. Pero sa ibang bansa, galing Japan. Ano pa to? 2004 yata o 2005. Mga kabady, 10 years na ginamit nila doon. Surplus siya pagpunta dito. Acquired dito 2016, mga kabady. Hino surplus siya, mga kabady. Pero maganda kapatakbuhin. Suabi, smooth. Smooth shifting, malakas, mabilis. Tsaka kondisyon, mga kabady. Gusto ko lang i-share sa inyo yung kanyang i-reveal yung makina, mga air cleaner niya. Pakita ko sa inyo mga kabady. Pero bago pa man mga kabady, paki-subscribe muna mga kabady yung pula dito. Paki-pindot yung pula na subscribe at paki-kalimbang na lang yung kampana diyan mga kabady para ma-notify kayo pag may video akong bago soon. Tsaka paki-like na lang din mga kabady yung dito mga kabady. Panoorin niyo mga kabady, sana marami kayong makuhang impormasyon dito mga kabady. Tara. Mga kabady, ito yung air cleaner niya. Pakalaki na air cleaner niya mga kabady oh. May element to sa loob eh. Pag nag-change oil tayo, pinapalitan tong element niya. Mga kabady. Yan. Haba ah. Yan mga kabady oh. Yan ang air cleaner. Yan oh. Bagong palit to mga kabady. Yan. Kaya malinis pa siya. Bagong palit. Pag nag-change oil kasi yan, pinapalitan din yan mga kabady. Yung ano na yan, yung laman niyang element. Natatanggal yan mga kabady, yung tinuro kong puti. Yun ang element. Ito yung breather niya oh, mga kabady oh. Yan. Yun yung karugtong niya sa taas. Yan. Yan yung breather niya. Dito siya humihinga. Ano ba? Tapos, itong hangin na ito mga kabady, yung hangin na pumapasok dyan, diretso dito yan mga kabady sa intake manifold. Ito, intake manifold mga kabady. Yan. Pero bago man siya pumasok dun sa intake manifold, bago siya pumasok dun sa makina, ladaan muna siya sa turbo. Yan mga kabady, ito yung turbo mga kabady. Bago siya pumasok dun sa loob, ito, dito yung hangin dadaan. Bago pumunta sa makina, dadaan siya sa turbo mga kabady. Ang turbo ng intake. Kasi ito ang turbo ng exhaust. Ang turbo ay isa lang. Ang function nito, pabilisin. Padamihin at pabilisin yung paghigop ng hangin papunta sa intake manifold, papunta sa makina. Para malakas ang hatak ng ating makina. Tapos ang turbo dito sa likod niya, karugtong lang din siya, magkarugtong lang din. Itong turbo dito sa likod, nakakabit naman yan sa exhaust manifold mga kabady. Ang exhaust manifold, ang dulo niyan tambotso. Kumbaga, tambotso. Ang function naman dito sa likod, yung counterpart ng intake exhaust. Yung function niya, pabilisin naman ngayon yung paglabas ng usok. Buga doon sa tambotso. Ibuga doon sa tambotso. Ihigupin niya yung usok, mabilis na mabilis, ibuga sa tambotso. Para mabilis din yung pagpasok ng hangin dito, papunta sa makina. Kaya ayan ang function ng turbo. Para ang makina natin, malakas humatak, mabilis. Tsaka sumisipol. Ang nagpapagana nito mga kabady, langis. Ito, ito yung langis. Doon yan ang gagaling sa makina. Makina mismo. Yan. Sa crankcase. Yung itong return. Diba? Itong return. Papasok dito. Palalapas dito. Yan. Yan ang function ng turbo. Hihigupin ay ito may ilisi yan mga kabady sa loob, may ilisi yan. Ang ilisi niyan kabilaan. May ilisi dito, may ilisi dito. Pero ang nagpapagana sa ilisin na yan,
yung langis na galing dun sa makina. Kasi may oil pump tayo mga kabady. Yung pressure ng oil pump, yun din yung magbibigay sa kanya ng pressure papunta dito para ikutin yung ilise. Pag umikot na yung ilise, hihigop siya ng maraming hangin na ibubuga dun papunta sa loob ng makina. Ang kabila naman, hihigupin niya yung mga usok na ibubuga niya pampalabas ng tambotso. Yan ang gana ng turbo, mga kabady. Ganyan mag-function ng turbo. Okay, langis ang nagpapagana sa kanya. Langis. Kaya lagi niyong i-check mga kabady, langis niyo. Kasi baka kulang ang langis niyo sa makina, hindi makarating dito, masisira yung charger. Ay, charger. Yung turbo niyo masisira, mga kabady. Ganyan ang function niyan, mga kabady. Okay, lipat tayo sa kabila. Okay, nandito tayo sa taas, mga kabady. Yan yung makina niya. 6-cylinder, mga kabady. Yan. Nahino, mga kabady. Yan yung makina niya. O yan. Ito yung cylinder niya, oh. High nozzle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung nozzle niya, mga kabady. Yan. Yung isa, 6 ang nozzle niya. Tapos, kung maglagay kayo ng langis mga kabady, itong lagayan niya mga kabady, oh, buksan nyo to. Pag chinik nyo yung dipstick ng langis mga kabady, kulang. Ang dipstick niya nasa gilid lang mga kabady. Pag kumulang siya ng langis mga kabady, dito ka maglalagay ng langis. Yan. Dito ka maglalagay ng langis. Ito yung valve cover. Valve cover ang tawag dyan mga kabady. Ito kasi yung cylinder head. Ito mga kabady, oh. Cylinder head dyan. Ito valve cover. Dito ka ngayon maglalagay ng langis. Pag kulang tayo ng langis. Yun mga kabady. O diba? O pag ito yun ang radiator nya. Yung sa unahan mga kabady, yung may tubo na guma kabilaan. Yan. Yun yung radiator. Tapos ito ngayon yung dito ka maglalagay ngayon, reservoir niya. Ito yung takip, oh. Wala nang takip yun doon mga kabady. Radiator, wala nang takip yun doon. At ito na siya. Dito ka maglagay na tubig. Papasok yun dito. Papunta doon. Okay, di ba? Mas mabilis mga kabady. Yun. Baba muna tayo. O yan naman kabady yung ETF. Ito. Lagay ng ETF yan sa power steering. Alternator. Fuel filter. Tsaka injection pump. Yan sa loob. Yan mga kabady. Tapos yan naman mga kabady. Yung transmission mga kabady. Yan, oh. Yan. Yung cambio niya kabady. Yung nasa taas. Yung cambio niya mga kabady, ito kable. Yan. 'Di ba? Selector 'to mga kabady. Ito talaga yung pinaka kambyo. Ito selector. Kaya ang galaw ng kambyo natin itong dalawa na 'to. Magkasama 'to. Yan mga kabady. Tapos ito ngayon yung power shifter. May hangin 'yan mga kabady. Oh. Ito, ito. Kasama 'to mga kabady sa kambyo. May ano yan sa loob. May hangin. Mga kabady. Ibaba natin yung ulo. Tilt down na natin mga kabady. Ibaba natin yung ulo niya mga kabady. Ganito lang magbaba niya mga kabady, oh. Ayan. Di ba nakaangat siya? Ibaba mo lang to. Ayan. Tapos pindutin mo to mga kabady. Di ba? Bababa na yung ulo. Hindi siya namatay kasi hindi nag-lock, eh. Ayun. Yan yung sign na hindi siya nag-lock pag nandun pa yung tumutunog. Kabady. Yan. Pag hindi pa siya namatay, yung makina, tumutunog pa siya, yung lock niya na yun, oh, yung pinukpo ko. Yun yun, itulak niyo yun mga kabady. Ganyan lang discarding yan. Pag inangat mo naman siya ulit, ito, iangat mo lang to. Pindutin mo to. Hindi mo siya mapipindot kasi nga hindi mo pa natanggal yung lock.
Kaya pagtanggal mo to ng lock, pag tinanggal mo yan, tutunog yan siya. O yan, di ba? Pwede mo na siya pindutin ulit pataas. O yan, ilock na natin. O wala na yan, nakalock na yan mga kabady. Yan. O, wala na. O. Sarado na yan, balik mo na sa baba. Okay, dito sa baba yan. Yan sa naka-standby. May takip yan mga kabady. May manual din mga kabady ito. Pwede mo siyang bumbahin. Paangat, iangat mo lang to. Bumbahin mo to. Angatin yung ulo. Tapos kung pwede mo sa ibaba, baba mo to. Tapos bumbahin mo to. Bababa din yung ulo. Ganun lang yung manual nun mga kabady. Pag walang battery halimbawa, ganun ang gagawin. Yan yung lock nya. Tara, tama na to. Okay. Yan ang dashboard mga kabady. Hino Propia Super Dolphin. Yun yung Hino Propia Super Dolphin mga kabady. Ang hindi lang ang kagandahan sa kanya, yung ulo niya, isa lang ang upuan, isang seat lang para sa painante, driver at saka painante. Pero sa atin dito kailangan ng dalawa kasi mabigat karga natin, kaya nilagyan natin siya ng upuan sa gitna mga kabady. Pero okay siya, swabe siya gamitin, malakas, mabilis at saka high tech siya mga kabady. Hindi man siya ganun ka-high tech sa mga bago ngayon, pero at least nakakasabay siya, di ba mga kabady? Tsaka air suspension siya, may maxi siya, smooth shifting siya, tsaka napakaswabe gamitin mga kabady. Okay, yun yung Hino Propia Super Dolphin. Okay, maraming salamat sa panonood mga kabady at sa solid na supportan niyo mga kabady. Maraming salamat. At sana marami kayong nakuha ang impormasyon, marami kayong natutunan sa video na ito mga kabady. Sa mga baguhan natin mga kasama dyan mga kabady. Huwag kalimutan mag-subscribe mga kabady. Pakipindot yung subscribe na pula dyan. At pakipindot na lang din yung bell. Pakikalimbang yung bell para manotify kayo sa bagong video ko soon. Na ilalabas kong video, alam nyo kagad. Pakilike na lang din mga kabady dito mga kabady. Maraming salamat sa mga solid supporters natin mga kabady. God bless sa ating lahat. Ingat. Adjourn. Buddy, ito ang shoutout ko sa video na to. Pagpasensya nyo na sa iba na hindi makasama, susunod naman kayo mga kabady. Kakauwi ko lang galing ng biyahe, medyo pagod, pero ito shoutout ko mga kabady. Bago man lahat, gusto ko sabihin sa inyo, pag nagpa-shoutout kayo kabady, ilagay nyo yung pangalan nyo mismo mga kabady, para pangalan nyo mismo ang matawag ko, hindi yung nasa Gmail mga kabady. Okay mga kabady, ito ang shoutout ko mga kabady. Si Richard Pardo, batang Kabanatuan Nueva Ecija na nasa Riyadh, Saudi Arabia siya ngayon. Family driver siya mga kabady. Si Richard Pardo, Rosa Baser ng taga Camarines Norte, Richard Enriquez, Alfred Miralles, Jason Cruz, Brian Delmo, Tadoy Gilasio taga Bukidnon, Sir Tadoy Gilasio, Nelboy Magallanes, Patrick Gonzales Constantino, Eliar Febrero, Dong Villarin, Redel Sarco, Junri Paradela, Everett Badival ng Binggit, Sir Everett Badival Binggit, Gerald Madrid, Reggie Escalante ng Balagtas, Sir, daan ako dyan ulit, Carlito Lobitanya, Chang ng Bye Bye Liti, Chang ng Bye Bye Liti, Truck Channel Philippines, Trucks Channel Philippines, Rinanti Abarcar, okay, Wax Santos, Edmond De La Paz. Yun mga kabady, yan ang shoutout ko ngayon mga sa video na to. Pagpasensya nyo na hindi nakasama mga kabady. Sa susunod naman kayo. Okay mga kabady, maraming salamat sa suporta.